Nang pasasalamat na Richard and Australia Pintor at ang ating pong mga personal na intensyon para sa araw na ito. Ganon din para sa kapahingahan ng mga kaluluwa ni Rodolfo, Leonora at lahat ng mga kaluluwa sa Purgatorio. Ngayon po ang ikatlong linggo ng Adbiento o linggo ng Gaudete o linggo ng pagsasaya at pagbubuni. At nasa ikalawang simbang gabi din po tayo na may temang Salubungin ang Liwanag ng Ilaw. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating kura paroko, Reverend Father Joel G. Villaruel, OAR. Magsitayo na po ang lahat. Thank you.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Gising na ba kayo? Gising na yung katabi niyo? Ngayon, ang magandang tanong, masaya ka ba? Tanungin mo rin yung katabi mo. Huwag mo lang tanungin kung inaantok ka ba. Today is the third Sunday of Advent, yung tinatawag nating Gaudete Sunday. Rejoice, be happy. Ito'y isang imperative. So parang inuutusan tayo na be happy. No? Inuutusan tayo na magsaya. Pero kung minsan, mahirap namang gawin yun. Minsan napipilitan lang tayo. Sinabi kasing magsaya, edi magsaya. Kahit na umiiyak sa loob-looban natin. Pero, there's joy in always finding the Lord. Hindi tayo nagiging masaya dahil kadalasan po, hindi natin nahahanap ang tunay na kaligayahan. Ang tunay na nagdudulot sa atin ng kaligayahan, ang ating Panginoon. Dahil sa ating mga kasalanan. Kaya, aminin po natin, suriin natin ating sarili at hingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasabo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Oh,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nasa puso ng propeta ang galak at pananabik sa paghahatid niya ng magandang balita sa mga dukha at sugatan, mga bihag at mga bilanggo. Sa sinagoga ng Nazareth, ipahahayag ni Jesus na sisimulan niya ang kanyang misyon sa diwa ng kagalakan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso. Palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayon'y panahon nang iligtas ng Panginoon yaong mga tao na hinirang niya at ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod, anaki dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagiligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lungsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Sa puong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit saling lahi. Sa puong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa puong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Inatasan ni San Pablo ang mga Kristiyano na paghandaan ang pagbabalik ng Panginoon nang may galak sa kanilang mga puso, dalangin sa kanilang mga labi, at banal na pamumuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matiyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos
na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinatawagan po sa harapan ang pamilya ni na Mr. and Mrs. Lino and Mali Nadong, Mr. and Mrs. Bernie and Alma Abram, at Rica Blanca and the Jeronimo family. Sila pong ating mga family sponsor sa pagsisindi ng kandila ng Adviento. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, ipinauubaya po namin sa iyo ang mga bahagi ng aming buhay na nangangailangan ng pagbabago. Iniaalay din po namin ang mga pangako ng mabubuting gawain. Basbasan mo po kami ng karampatang biyaya nang may sakatuparan namin ang mga ito. Nang sa gayon ay maging karapat dapat kaming maging handog para sa iyong anak na siya naghahatid ng pangako ng buhay na walang hanggan. Paintulutan mo, Panginoon, na magampanan namin ang tamang tungkulin bilang miyembro ng pamilya. Gawin mong banal sa lahat ng bagay ang lahat ng mga mag-anak na naririto ngayon, particular na sina Mr. and Mrs. Lino and Mali Nadong and family, Mr. and Mrs. Bernie and Alma Abraham and family, Rica Blanca and Jeronimo family. Lobin mo, maging bukas palad kaming lagi sa mga kapuspalad, sa mga dukha at sawi. At naway maging masigasig kami sa pagpapalaganap ng iyong paghahari sa ibang tao habang hinihintay namin ang pagbabalik ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Espiritu ng may kapal nasa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutuo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig. Ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalag man lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Bitanya, sa ibayo ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakitanong naman sa inyong katabi, hilaw ka ba? Malapit ka na bang mahinog? So today, green na green po tayo. Ano? Color green po tayo today. Tomorrow, ano bang kulay tomorrow? Ah, yun. Ngayon ay mga hilaw kayo. Kasi bukas, hihinog na kayo. Ano? Bukas, yellow na po kayo bukas. Ah, mahihinog na kayo bukas. Dapat nga lang, no? Dapat nahihinog tayo. Hindi pwede yung lagi na lang tayong hilaw. Ang linggo na ito ay Gaudete Sunday. Dahil Advent natin. Laetare Sunday. That is the fourth Sunday of Lent. Oh, at lahat yan ay nagsasabi sa atin na rejoice, be happy. Oh, rejoice, be happy. Kaya pat tingnan mo ang katabi mo. Oh, tingnan niyo ulit, paulit-ulit tingnan niyo mga ano no. Masaya ba yan siya? Ha? Kasi kung nakasimangot pa, tapos nagsasabi sa iyo, masaya ako, pero nakasimangot pa rin. Baka nakalimutan niyang sabihin sa mukha niya na masaya siya. Ha? Kaya pakisabi sa mukha mo, masaya ka. Ah. Minsan nakakilimutan namin sabihin sa mukha natin na masaya tayo eh. Kasi mango tayo palagi. Ano nga, buringot. Okay. Ang buhay ay mahirap. Kadalasan marami nagsasabi sa atin. Hindi madali ang buhay, mahirap ang buhay. No? Daming pagdurusa, laging may kulang, laging kulang-kulang. No? Laging, sabi na, laging may hinahanap, parang hindi pa tayo nakukontento sa buhay. No? Kasi, sabi nga yan, happiness and contentment, they go together. No? Happy ka lang kung kontento ka. Kasi, kahit konti lang na mayroon ka, kung kontento ka, happy ka. Diba? Pero, kahit gaano ka karami ang mayroon ka, kung hindi ka kontento, wala pa rin, hindi ka pa rin happy.
No? Hindi ka pa rin happy. Last, sabihin ko nga sana, last day, no? Yesterday pala, oo. Yesterday, first simbang gabi po natin. Okay, today is our second simbang gabi. Bukas ay? Susunod ay? Sige, magbilang na kayo ng magbilang. Okay, so second simbang gabi po natin. Kahapon, sino ngayon nagturo sa atin kung paano natin hinihintay ang ating Panginoon? Si San Juan Bautista, ano? Na siya yung, sabihin natin, yung masigas, nagniningas, no? Nagniningas na ilaw. Pero kung tatanungin siya, ikaw ba ang ilaw? Hindi siya ang ilaw. Siya lamang po ay nagdadala ng ilaw. Dahil ang tunay na ilaw ay ang ating Panginoong Hesukristo. So today, si San Juan Bautista na naman. Siya na naman ang nagsasabi dito sa atin, no? Na he must increase, I must decrease. Na wala akong karapatang magtanggal ng tali ng kanyang mga panyapak. Nagbibinyag ako sa tubig, pero darating ang mas makapangyarihan pa na bibinyag ng Espiritu Santo. So talaga nandiyan yung kababaang loob ni San Juan Bautista na aminin, hindi ako yung hinihintay nyo. Hindi ako yung akala ninyo na ako na. Ako lang ito, si San Juan Bautista. Ako lang ito, ang tinig sa ilang. No? Ang tinig sa ilang. Pero napakaganda pong bigyan po natin ng pansin, no? Ang tema natin sa araw na ito, the third Sunday of Advent. Yung first Sunday of Advent, itong una nating sinindihan, di ba? Anong ibig sabihin nga noon? Yan anong yung tema nating first Sunday? Ha? Pag-asa, no? Pag-asa sa ating pananampalataya. Last Sunday, second Sunday, anong natin? Tema natin? Peace or kapayapaan. At ngayong Sunday na ito, sinindihan natin yung pink or rose na ibig sabihin po para sa atin ay joy or kasiyahan, kasayahan, kagalakan. No? So joy. Ngayon, ang tanong ko nga sa atin sa inyo kanina, masaya ka ba? No? Kuminsan kasi yan lagi ang tinatanong sa atin. Are we happy? Are you happy? No? Happy ka ba na katabi mo yung katabi mo ngayon? Happy ka? Okay lang? No? Happy din siya na katabi ka niya? Yun lang. No? You can answer to yourself kung happy ka o hindi. Pero kung happy ba siya na katabi ka, yun lang. No? Kung minsan tatanungin mo, happy ka ba na katabi mo ako? Kung minsan nagsisinungaling, pero hindi siya happy. No? Pero kadalasan naman, happy. Kaya huwag mo nang isipin na hindi siya happy. Isipin mo na lang na happy siya. Okay? No negativity. Yun nga sabi natin. No negativity. So, happy. Sinasabi kasi natin happy, minsan inisip natin, paano nga ba, saan ba natin makukuha ang happiness na ito? No? How can I be happy? Sino bang magpapahappy sa akin? No? Sa Christmas na darating, paano ba ako magiging happy sa Christmas? How will I find joy in celebrating Christmas? No? O may regalo ka bang hinihintay para masabi mo, okay na ako, happy na ako, natanggap ko na ang regalong wish ko? No? Sa mga munito-munita o manito-manita, yung sinasabi natin, ano, may mga, di ba kadalasan mayroong mga 3 wishes, no? So 3 wishes na yan, grant my wish, yung sinasabi natin, ano? Susulat mo dyan kung anong gustong matanggap sa iyong bilang regalo sa'yo. Pag hindi mo natanggap, happy ka rin ba? Medyo. Medyo lang. No? Medyo lang. Pero kung binigay, happy. Happy. No? So, kadalasan po ay masasabi natin sa ginagawa natin araw-araw mga kapatid ko kay Kristo, kadalasan ang hirap maging happy dahil may mga expectations tayo sa buhay. At kadalasan ang mga expectations po na yan ay hindi natin nakakamtan. No? Hindi natin nakakamtan. Somebody said it, at talagang nakatatak sa aking isipan yon sa aking puso, that we should not
be pursuing joy. Hindi natin dapat daw hinahabol ang joy. Hindi natin dapat daw hinahanap ang joy. Kusang darating daw yan sa buhay natin. Totoo kaya ito? Nag-reflect ako, sabi ko, totoo nga ito. Hindi natin kailangan hanapin ang joy. Dahil kadalasan may mga ginagawa tayo, sabi natin, gagawin ko to para maging happy ako. Gagawin ko yun para maging happy ako. Pag nagawa mo na ako, minsan ay wala rin. Wala rin. Parang empty. No? There's that emptiness still. So, ang sabi daw eh, kung gusto, may gusto kang gawin, halimbawa, gusto mong mabusog at sabihin mo, kakain ako para ako maging happy. Kain ka ng kain, kain ng kain, hindi ka pa rin happy. Ano? Oo. Pero kung kakain ka, sabihin mo, kakain ako kahit gusto kong mabusog. So kumain ka ng kumain, nang nabusog ka na, later on ma-realize mo, ay happy na ako dahil busog na ako. Wala na yung gutom ko. Diba? Mm-hmm. Do you think that Jesus Christ had joy when He was saving us? Nung nililigtas niya tayo sa krus, do you think that may joy siya nung ginagawa niya yun? Do you think nang ipinapako siya sa krus, may joy siya? Nasa iba, ay, ang sarap, pinapako mo ako. Oh. May joy kaya siya doon? He had no joy when nakakrucify siya. Habang siya pinapako sa krus, there was no joy in that. No? Ikaw kung may tattoo ka ba? No? Yung mga tattoo natin, ano? Habang tinatatuhan ka, oo. Do you think na sabihin na ang sakit-sakit yan, di ba? Sabi, ay, nakikita, ang sarap-sarap ng sakit. Do you think that you find joy na nakakaramdam ka ng sakit? No? Do you think you find joy yung sinasabi sa iyo na, huy, magpatawad ka? Oo. This is the only way for you to be joyful, to be happy. Magpatawad ka. Do you think nung nagpapatawad ka, tinitingnan mo yung taong nagkasala sa'yo? No, asabihin mo, ay, I find joy forgiving you. Oo, tuwang-tuwa ako nung pinapatawad kita. Meron bang ganun? Hindi. Walang joy doon. Why? Because joy is the consequence of a good thing that you are doing to yourself and also to somebody. Yan ang kasiyahan. Yan ang kagalakan. No? Kaya, don't pursue joy. Gawin mo lang kung anong nararapat mong gawin. Magpatawad ka, not because you want to be happy. Magpatawad ka dahil yun kailangan mo talaga magpatawad. And later on, you will find joy in it. Nung nagpatawad ka na. No? Nung malaya ka na. Diyan, magdiramdaman mo sa sarili mo, ay, ang saya-saya ko na. Dahil wala na akong kaaway. Wala na akong hatred sa aking puso. Opo. So sa lahat ng ginagawa natin, mga kapatid ko kay Kristo, we want to be joyful. Diba? Sa lahat ng ginagawa natin, gusto natin maging masaya. Lahat ng ginagawa natin, gusto natin na makontento tayo. Kung kadalasan, hindi madaling gawin yun. Why? Because nandun lagi yung sinasabi natin, gagawin ko dahil gusto kong masaya. Hindi. Gawin mo lang kung anong nararapat mong gawin and you will find joy in it afterwards. Yan ang ating Panginoon. Walang joy doon nung pinapako siya sa krus. Walang joy doon nung dinuduraan siya. Walang joy doon nung sinasabi ng mga, siguro mga pinagaling niya sa mga sakit-sakit, sinasabi sa kanya, sinisigaw na, ipako siya sa krus. No? Walang joy doon nung isinilang siya doon sa sabsaban ang baho-baho ng lugar na yon. Walang joy doon nung hindi siya tinanggap sa kanilang mga tahanan. Walang joy doon. Pero afterwards, you can see that, no? No? There's joy in saving us. There is joy na niligtas niya tayo. There was joy nang binigyan niya tayo ng pag-asa
binigyan tayo ng pananampalataya, nung binigyan tayo ng kapayapaan, nung binigyan tayo ng kasiyahan sa buhay. There is joy in that. There's no joy kung halimbawa kukunin mo ang iyong wallet at tatanggapin magtanggal ka diyan ng 1,000 pesos ba o 500 pesos ba na ilalagay mo sa buslo, no? Na ibibigay mo for the collection, no? There's no joy in that. Masakit 'yon, 'di ba? No? Pag tinanggal mo yung 1,000, naku. Ilang ano to? Ilang Jollibee to? 'Di ba? Ilang McDonald's to? Ilang beer ito, no? Ilang soft drink ito, yung 1,000 pesos na ito, pero ibinigay mo, masakit, di ba? Pero kung makikita mo naman na marami palang natutulungan yan, nakita mo na no, gumaganda ang iyong simbahan, nakikita mo na may ilaw pa rin na nagbayad ng Zameralco ang simbahan, nakabayad ng tubig ang simbahan, may tubig pa rin ang simbahan, diyan ka, masasadya mo, masabi, wow, there is joy in what I have done. No? So ganyan ang buhay mga kapatid ko kay Kristo. If you want to have joy, don't pursue it. Just do what you have to do and joy will come in your life. That is joy. And to end my homily, yung kanta natin lagi, no? Ano nga yung kanta natin lagi pag Pasko? Because that joy is the best season for us to feel that joy is Christmas season naman talaga. Ano po? So yung kantang, joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Ulit tingnan natin. 1, 2, 3, go! Ano ba yan? Kumakanta na Diyo, wala namang ka-joy-joy. Hugasan ko kaya kayo ng joy. Okay, ulitin natin. Mas masaya naman po. Inantok ba kayo sa homily ko? Sandali nga lang eh. Natulog na kayo kagad. Mm-hmm. Oh. 1, 2, 3, go. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Amen. 5 rules to happiness. Ano nga yung 5 rules to happiness? Inuulit-ulit ko to eh. Baka nakalimutan nyo na naman. Kung sino yung nakakaalala, just smile. No? Kung sino yung hindi pa alam, listen to this. Ano nga yung 5 rules to happiness? That is just remember WEC. Ano yung WEC? Akin-akin lang yun. No? WHECC. So 5 rules to happiness. First is W. Don't worry. Be happy. Huwag masyadong no? Nag-worry. Okay? WEC. Letter H. Don't hate. No? Huwag magdadala ng galit sa iyong puso. Okay? Mangpuot. No? Pangatlo, letter E. Don't expect, no? Ang dami nating expectations na hindi nami-meet, no? Kaya nga kadalasan disappointed tayo. So don't expect. Letter C. Don't. Yung mga sinasabi lagi, ay mas maganda siya. Ay mas gwapo siya. Ay mas mahaba yung buhok niya. Ay mas mayaman siya. Ay mas bansot siya. Pwede ba yan? Don't compare. No? Don't compare. And, panglima, letter C ulit. Marami tayong ganyan. Kumisan ako, ganyan din ako. O kadalasan. Don't complain. No? O masyadong mareklamo. So, you will never be happy. Okay? 5 rules to happiness. Don't worry, don't hate, don't expect, don't compare, don't complain. Just love and you will be happy. Amen? Palakpakan po natin.
Sumasampalataya ko sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Biren, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala nating idalangin sa dakilang Ama na mapuspos tayo ng kagalakan at pag-asa habang inihintay ang nalalapit at dakilang pagdating ni Kristong manunubos natin. Manalangin tayo, Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa simbahan, naway buong galak niyang ipagtanggol sa lahat ng pagkakataon ang dignidad at kasagraduhan ng buhay ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng mga bansa, naway labanan nila ang lahat ng uri ng karahasan at paghamak sa tao. Bumuo ng mga batas na magtatanggol sa mga maliliit sa lipunan at gumawa ng hakbang upang makamit ang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga biktima ng iligal na droga at terorismo, mga nagpupuslit o nangangalakal ng tao, at iba pang mga pang-aabuso sa dignidad ng tao, makatagpo nawa sila ng pag-asa at paghilo mula sa iyo, O Diyos, at sa pagkalinga ng kanilang komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga sumagip, mga nagpapatupad ng batas, mga nagtatanggol, nag-iingat at nangangalaga sa mga biktima ng karahasan, sa mga nagtuturo at nagpapalaganap ng pagkilos laban sa pagyurak ng dignidad ng tao, maligtas nawa sila sa lahat ng panganib, manatiling tapat at mapuspos sila ng galak sa kanilang mga gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga namatay na biktima ng digmaan, karahasan at pagmamalabis, maranasan nawa nila ang galak at kapayapaan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Tunghayan mo, O mahabaging Ama, ang lahat ng aming panalangin upang mapuspos kami ng galak at pag-asa sa nalalapit na pagdating ng iyong bugtong na anak. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Panalangin sa pagbabalik handog. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking pag-aalay. Hindi ito abuloy dahil hindi kayo pulubi. Hindi ito kontribusyon dahil hindi kayo nangangailangan. Hindi ito sobra lamang na natira para ialay sa iyo. Itong pagbabalik handog ay aking pagkilala sa iyong kagandahang loob, aking pagmamahal. Sapagkat nagkaroon ako ay dahil ipinagkaloob mo sa akin. Amen. Stars are bright and shining in me.
Magsitayo pong lahat. Manalangin kay mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabika ng Mahal na Birheng Kanyang Inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nakabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Sa tagubilin ng mga nagkagagaling na utos sa turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami, O Diyos, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, yung tunay po at totoo na galing sa puso, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Siya po ang ating Panginoong Hesukristo ang nagbibigay sa atin ng tunay na kagalakan. Siya po ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo sandali para sa mga paalala. Para po sa ating 2023 raffle for a cause, ang grand raffle draw ay gagawin po sa December 24 sa pagdiriwang ng bisperas ng Kapaskuhan. Ang inyong ticket na nagkakahalaga ng 50 pesos ay maaaring manalo ng grand prize na 50,000 pesos o kaya naman ng first prize na Honduras 6.5 cubic feet refrigerator o second prize na 43 inches Skyward Smart TV. O kaya naman ang third prize na Kondura, 7.5 kilogram automatic washing machine. Muli tayo po ay nagpapasalamat sa mga pamilyang sponsor sa pagsisindi ng kandila ng Adviento, ang pamilya ni Mr. and Mrs. Lino and Mali Nadong and family, Mr. and Mrs. Bernie and Alma Abraham and family, Rica Blanca and Jeronimo family. Palakpakan po natin sila. Ngayong linggo po na ito, ang susunod na misa ay alas 8 ng umaga sa pagdiriwang ng ikatlong linggo ng Adviento. Sa hapon naman ay alas 5 ng hapon, Adviento pa rin po ang misa. At sa ikawalo naman ng gabi ay ating ipagdiriwang ang anticipated simbang gabi, ang ikatlong simbang gabi. At ang kulay po na isusuot natin bukas ay kulay dilaw. Inuulit ko po, ang kulay ng damit na isusuot natin bukas ay kulay dilaw. Ang Archdiocese of Manila ay nagpadala sa atin ng liham upang tayo po ay magkaroon ng second collection. Ito ay suporta sa ating mga seminarista. Ngayong linggo ay itinuturing na Seminarian Sunday. Layunin po ng programang ito na suportahan sa mga paghubog ang mga magiging kaparian at para mas lalo pa natin dumami ang bilang ng mga magiging kaparian po natin. So yan pong binibigay po ninyo, second collection ay para po sa ating mga seminarista. No? Pagdasal, hindi lang po magbigay, pero kailangan ipagdasal din po natin ang pagkaparing bokasyon o bokasyong pagpapari. At pinapaalala po sa atin ng Archdiocese na kahit na nakaligtas po tayo sa pandemic, alalahanin po natin na ang COVID-19 dyan pa rin. Ha? So mag-ingat po at nandyan yung sinasabi nilang walking pneumonia. No? So kung pwede po ay gumamit pa rin tayo ng face mask at maglagay lagi ng alcohol sa ating mga kamay bilang protection po sa atin. Yan po ay panawagan ng healthcare ng ating Archdiocese. Ang tanong! Kahapon po, dito ako tumawag. Ngayon, tatawag po ako dito sa kanan. May napansin po ako kanina, isang bata kasama yung lola. Tatawagin po natin siya. Ha? Ang tanong, nasan siya? Ako na ang lalapit para tawagin ko siya. Nasaan na yun? Ba't wala? Ikaw dito. Dito tayo para makudakan ka. Alam mo yung makudakan? Dito kasi meron tayo dito eh. Okay. Nakinig ka ng humilya, no? No? O, dito ka. Ano pangalan mo? Jerly, ang tanong, sino ang tinig sa ilang na sumisigaw? Patagin ninyo, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Si Juan. Tama, si Juan. Okay, o. Kasama mo, lola mo? Ah, very good. Okay, bukas po ulit. Kita-kita-kits tayo. Merry Christmas sa inyong lahat. Thank you very much. Thank you po, Kuya Boyet.
Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng buktong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ang siya namang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin namang bumuspos sa inyo sa pagpapala, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sinok-sinok, huwag lang malito sa sabihin.